character yung mga assassins na yan. So aabangan natin kung magkakaroon nga ba ng adjustments. But for now, it's RSG Philippines securing the Pakito. Ang response naman ay Atlas and a first rotation Beatrix. Beatrix, this is something that we are not used to see. Most especially mula sa Echo kasi dalawang picks kaagad yung kinukuha nila. But given na posible rin naman kasing tanggalin ng Echo yung ibang mga marksmen later on, nakita rin kasi nila yung prowess ng wave clear na ibigay ng RSG through Eman's utilization of the hero. Every single time na may lalabas ng mga grenade launchers, na may lalabas na Nibiru's Passion, it was automatically... No way. There was automatically no way para sa Echo na mag-push through dun sa mga inhibitors. So sabi nila, sige, tayo na lang yung gumamit. And together with the Atlas, Nibiru's Passion, Fatal Links, very deadly combo kapag lumatag talaga. May Claude ba na pwedeng ilabas si RSG Philippines? Hindi pa na-ban ang karamihan ng mga Goldain options. Oh. But the Atlas and the Fovius, ito na yung mga big adjustments na inaabangan natin. Ito yung sinasabi nating magandang sagot talaga when it comes to the Atlas. Mukhang hindi in-expect ng Echo or posible nga nilang isipin din na if magdidigi, dapat meron din tayong sagot. Yung Fovius Advance na nilang kinuha in case nga na mag-assassin yung Echo, may sagot na sila doon sa mga dash with the demonic force. So now, it's up to Echo. Ano kaya kukunin natin third pick? Ipapryo nga ba natin yung XP lane as an answer doon? Kasi wala yung Esmeralda eh. Walang magpapahirap sa buhay ng Fovius. But instead, they went for that Uranus para meron din silang access muli sa backline. Kasi Uranus and Atlas are two of the most tanky heroes dito ngayon sa ating meta and of course in the league. Pero when you take a look at RSG, na-exploit na kagad nila yung possible na Fovius XP lane. We're still not sure if this will go to the XP lane or whatsoever. Pero kasi may mga chances na posible rin ilagay ito sa ibang mga roles eh. Pero when you take a look at the Diggy and the Pakito, there's somewhat missing some sort of sustainability. Like, they have enough damage, pero pag nakakuha ang Echo ng somewhat very huge in AoE skill na type of hero, and makapag-scale ka agad ito ng maganda, this is something that RSG, kailangan nilang alalahanin to. To be clear, they need magic damage na burst for Echo Philippines. Meron na silang physical damage burst na nagmumula sa Beatrix. Isang magandang setup mula kay Yawi. Siguradong tatama ang Nibiru's Passion o kahit si Bennett's Rage. Hindi pa tayo masyado nakakita ng mga malalaking Bennett Ultimate. Uh-oh. Pero baka oras na na makita natin yon. And right now, Echo Philippines, tinatanggalan nila ng gold lane options ang RSG. And RSG, on the other hand, hinihintay pa natin ang mga bans. Pero may XP na, may gold and roamer. Maybe the mid lane, but they choose the jungle instead. Si Carl Teezy na ang tinatarget ban nila ngayon dahil wala pang hero na napipick para kay Carl. So now, dahil nga tinatarget nila yung heroes ni Eman, ito na nga yung carry and Irithel ban. So very limited doon sa picks, pero surprising ha, na yung Claude, hindi napapansin sa bans, hindi napapansin sa pick, and kanina yan yung pinaprioritize. Just because of the fact na posible silang dahil doon sa dalawang picks na meron pa sila, posible silang makakounter doon sa Claude. Because eh. Claude likes to go wide and enter doon sa backlines para ma-release ka agad yung Blazing Duet. And ito ngayon, nakadepende sa dalawang pick ng Echo kung ano yung magiging sagot nila doon. So Lilia, ang magiging first answer nila doon sa composition given na may Fovius din naman sa kabila. It doesn't really dash that much. And Fovius is gonna have a little bit of a hard time doon sa mga demonic force na gusto niyang gawin. Meanwhile, for the side of RSG, Eve ang kanilang tinanggal. So that resulted to the Lilia pick. Farsa, Kagura, open pa para kay Aqua. Tignan natin kung Roam Diggy nga ba ang gagawin dito ni Light. Because still, pwede pang pumili ng position 4 in the Pakito and the Fovius. Nakakita na kasi tayo ng Jungle Fovius yep. MPLS 10. Pero hindi siya ganun kasing sobrang effective. But looks like they're gonna lock in the Farsa and the Bruno. So it's a Bruno versus Beatrix matchup. Ang ganda nung pick up sa Bruno kasi ito yung magandang sagot sa isang Uranus. Dahil kailangan mo yung malaking bawas talaga sa HP. Hindi yung damage per second katulad ng Claude na paunti-unti yung pagkaga doon sa life bar. So itong critical hits ng Bruno, malaking factor siya para nga talagang maramdaman nito ni Sanford with the Uranus yung damage ng RSG later on. The question is, assassin nga ba ang pipiliin ni Carl or doon pa rin siya sa utility jungler na tatapatan niya yung Pakito dito ni Diggy. Kaso may Diggy eh. Feeling ko damage mo na to eh. Ooh. And that's it. The Karina
for Echo Philippines. And I feel like this is the first time na lalaroin ni Carl TZ ang Karina in this series. Karina's actually gonna have a pretty decent time kapag nakakuha siya ng itemizations, given that there's not a lot of defensive capabilities na nanggagaling sa side ng RSG. RSG, on the other hand, it was actually a brave choice para kunin yung Farsa dahil may Lilia and madali lang talaga siya makaka-escape just because of the mobility that she possesses. But on the other hand, I like the composition coming from both of the teams. RSG has that all-out full burst potential. Meanwhile, dito naman kung papatagalin ng Echo ang laban, papatagalin nila hanggat maaari. Game number 4, crucial game para sa Raiders kung gusto nilang umabol in game number 5. But still, 1 point away for the Orcas. Isang panalo na lang ay palapit na sila ng palapit sa inaasam na M-Series slot. Finals lang po ang kailangan puntahan at sigurado nang makakapag-compete ka internationally. Let's enter game number 4. Anong may expect natin sa early game? Expectations for the early game is yung aggressiveness na manggagaling dito kay Carl TZ, lalo na ngayon kung mapapansin natin, Diggy and Bruno, sila ngayon na magtutulong doon sa baba to give immense pressure to Benny Cutie para makalamang sila in the laning phases. But when you take a look at it, Sanford and Nuts this time around, crucial din yung mga ginagawa nila. Sila yung nagsisimula ng mga laban from the early points of the previous games. At yun din ang kailangan nilang gawin at this point. So far, very standard rotations mula sa ating mga junglers. Pakito, high and dry para kay Demon Kite. So mag-expect tayo ng malaking damage burst mula sa kanya. And so far, ito na yung strategy na nabanggit mo kanina, Santi. Yung Diggy Bruno. Yung hindi natin napansin, kaya pala sila kumuha ng Diggy tsaka Bruno. Aside doon na sabawa sa isang Uranus, eh gagawin nila yung usual ngang ginagawa doon sa Gold Aid na alaga na parang 1-2-2 setup na naman. Pero wala silang idea. Si Yawi nakaabang lang din doon. Plano ding alagaan si Benny Cutie. Ang ibig sabihin nito, medyo babagal ang pace ng ating laro dahil hindi masyadong iikot ang mga roamers at aalagaan nila ang mga gold laners nila. And this puts pressure sa upcoming team fights dahil yung inalagaan mo, kailangan manatiling buhay yan in a team fight. This is the certain adjustment na kailangan ng dalawang kupunan later on. And you're taking a look at Light, diba? Naglalagay siya ng bomba doon sa mismong brush from that point on. And kapag saluhin ni Yawi yan continuously, syempre makukuha niya talaga yung major damage. And in less than 20 seconds, kapag wala silang setup, and most especially, Yawi hasn't reached level 4 just yet, hindi sila makakapag-initiate ng Fatal Links na gugustuhin mo sana in the early portions of the game. Lalo na that you have Sanji with a Lilia. Early game spike ang inaasahan dito ng Echo. Meanwhile, for RSG Philippines, they're just getting in position. Standard, gaya ng nasabi mo. Sanford and Nats, parehas ng level 4, pero itutuloy kaya nila ang laban na to even before the turtle is started. Nats medyo na dumuduguna right with the Sanji burst down. Half HP on this turtle, mukhang Echo ang makakasecure. Uy, level 4 si Yawi dito, so anytime pwede nyo nabigin yung Fatal Links. Pero Carl TZ, easy take on the turtle. Ay hindi na nagtangkang lumapit pa yung RSG Philippines upang kumontest. First turtle of the game going to the hands of Echo. And this is good for their snowball considering si Carl TZ ay nagra-rock ng Karina. Alam natin na kailangan niyang makakuha ng mid-game power spike. So this is Sanji and Sanford giving space para kay Carl TZ na makakuha ng kanila mga objectives. You're taking a look at Sanford and Sanji doon sa may bandang itaas kanina na ginugulo lang talaga yung apat na members of RSG Philippines because they were making the rotation para makuha din yung position nila para makakuha ng turtle. But unfortunately for RSG, hindi nila nagawa yon. Echo, nice, secure, malinis ang pagkaatrabaho, no casualties in return. Ito yung kagandahan sa ginagawa nila eh. Parang willing yung RSG Philippines na i-trade yung other lanes as long as naaalagaan si Eman. Yep. And ganun yung ginagawa nila ngayon. At madalas pang umiikot si Demon kahit dito sa may bandang ibaba. Pero hindi rin naman pumapayag yung Echo na basta-basta na lang mamain si Benny Cutie. Kaya kanina pa natin nakikita dito si Yawi na wala gaano doon sa mga teamfight. Kumbaga alalay-alalay lang. Kumbaga may sariling mundo yung mga side laners natin. Nagkakatan sa XP pero si Sanford makakapag-ulti, makakalayo at makakapag-regen again. May sariling mundo yung mga tao sa gold lane at mga tao sa XP lane at wala masyadong nangyayari. Kung kanina puro team fight, ngayon naman walang nangyayaring labanan. Napagod, nilabas na kanina lahat. Winubos na talaga. Pero yung attempt ni Yawi doon na burn yung ultimate niya, yung Fatal Links, pati na yung Flicker. So for the next turtle fight, aasahan ng RSG Philippines na walang possible setup na pwedeng gawin yung Echo.
For the next 2 minutes din, wala sila maaasahan na gulpe de gulat strategy just because of that Fatal Links Flicker combo. Pero this is very methodical for both of the teams. Kita mo, Echo gets the lead in terms of the economy kasi siyempre sila yung nakakuha ng turtle mula kanina, pero magpapago kaya ang ikot ng ating bola just because of this turtle fight. Sanford tatangkihin ng konting damage para sa kanyang passive. And so far, isa lang ang mahuhuli sa Astros High. It comes Aqua with a feathered airstrike. Wala pa namang mahuhuli. Ibang klase yung burst dito ni Sanji na napilitang umuwi yung isa, pero Demon Kai secures the turtle. Papalagan nila to at si Sanford nga ay may ipit pa, pero only talon mula kay Nuts. Mukhang hindi niya na planong habulin itong si Sanford sa may bandang itaas, pero definitely RSG Philippines, nakabawi sila doon sa nangyaring clash kahit walang kill just because of that turtle. Tig-isang pagong para sa Echo and RSG Philippines. And right now, wala pa rin kills na nagaganap. It's already 5 minutes in. Kung ikukumpara mo to sa game number 3 kanina, na every minute may nangyayaring around 3 to 4 kills. Eh ngayon naman, sobrang tahimik ng laro. Mukhang objective ang gusto ng parehas at late game team fights lang. Uy! Sobrang number iba. Number yung flicker ni Light. Respect. Yun na nga eh. Ay, nakakaalam siya, nakakaramdam siya kasi nagpakita na kaagad ngayon yung iba sa mga members ng Echo doon sa batang ibaba. And that resulted to a turret na napabagsak nila from the bot side. And ito yung sinasabi natin, hindi sila nakaka-convert in terms of the kills, pero dahil doon sa mga objectives na nakukuha nila, mas nabibigay sila ngayon ng portion of the map. Aray! And ability para kay Benny Cutie. Tingnan mo yung damage na naibigay niya doon. Bennett's Rage nagpakitang Anyuna and RSG. They have to back off. Light and Eman. Actually, Light and Aqua dumugo sa sequence na yon. Yung delay animation ng ultimate na yun, usually maiiwasan mo pa eh. Pero umabot doon si Aqua sa kaduluduluhan ng vicinity at talagang nakaramdam doon sa damage na kayang i-deal ni Benny Cutie. Pero as of the moment, Yawi, naghahanap siya ng opportunity na makahuli na naman siya. Open yung flicker, tsaka yung Fatal Links, kaya anytime pwede siyang mang sorpresa. Kaso nga lang din, andyan yung Time's Journey ni Light na ready-ready din. Parang ano to eh, parang paunahan na lang. Sino unang mainip, yun ang malulugi kasi eventually isa-save nila yung ultimate ng isa't isa. Cartesi Delegado, may hila pa balik! Mukhang hindi na nga siya makakatakas dahil doon sa kamaon na nakaabang mula kay Demon Kite. Hindi na sila papalagpa dahil alam nilang kulang sila sa miyembro. Kahit umabot pa si Sanford dito, luging-lugi talaga. And with that kill, mukhang libreng turtle para sa Raiders. First blood coming in 6 minutes, pero mukhang lalaban ang Echo. Papasok sila. Uy. They're gonna get Light. Ooh, papalagan nila kahit kulang sila ng jungler. Double kill na dito si Sanford. Oh! Nakuha pa ni Sanford yung turtle. Meron bang bonus? In tatlo yung nakuha nilang kills. Wow! Wala doon si Carl TZ, pero nagawan pa rin ng paraan. Wala ng retry-retry. Hindi kailangan ng Echo. Nakanakaw ng isa, pero Eman! Uy! Nagwawala na sila at mukhang babawi na naman dito sa gitna. RSG Philippines and Echo, sa buong seryeng ito, laging may bawi. That was a good punishment coming from RSG Philippines. Pero kung babalikan natin yung laban na nangyari kanina, the X Factor, Sanford, siya na naman ang nagbigay ng paraan at daan para sa mga members ng Orcas para makakuha ng panibago nilang kill. And from there, kasi parang domino effect na lang yung nangyayari. Nakakuha sila ng turtle, nakakuha sila ng panibagong kill, and then a lot of turrets went down in the process in the same way. Alam mo, excited na ako para sa Echo mic check eh. Anong shot call yun? Patay jungler natin, tara kung oh, pero gumana. Grabe, yung confidence dito ng Echo. Usually nga, yun nga talaga yung basa mo doon. Pagdating sa wala kang jungler, big objective, back away kayo, antay ulit kayo ng moment. Kumbaga, bigay na lang. Pero libre na eh. Grabe, sobrang tapang nila ngayon. So yung RSG Philippines pa nga ang medyo pinned down. Around 4K. Papuntang 4K gold lead na ang hawak ng Echo just because of that moment. Kaya naman ngayon, kailangan na kailangan mag-antay ng RSG Philippines ng perfect moment. Hindi din nila nagawang gamitin yung advantage ng Diggy Bruno combo kasi wala pa silang nababasag na tore. Grabe din kasi yung ginagawa ng Echo dito with this 3-point, almost a 4K gold lead. Yung wave clear na meron sila, sinasabay nila with the Renner. Bennett Renner yung ginagamit eh. Bennett pang clear, Renner pang push. And this is like a new strategy for playing this Beatrix. Anto, rocket launcher naman ang ginagamit ng Echo. Nabanggit to ni Midnight from a while ago eh, na yung Bruno is a walking objective
Destroyer. Pero kung tutuusin, hindi makalapit si Eman because Echo isn't giving enough space para sa mga members ng Raiders para doon sa Bruno and Diggy combo para ma-execute nila yung plays na meron sila. Kaya ngayon, naiipit yung RSG Philippines. Hindi sila masyado makakontest just because there's not a lot of ways para makapasok sila. Hinuli dito ni Yawi si Demon Kite pero andyan agad si Light para iligtas ang kanyang kakampi. Pero ngayon, yung Lord, sobrang nasa kalahati yung bawas pero na-reset. Wow. Hindi successful ang Echo sa pag-hold. At mukhang may chance yung RSG Philippines sa bumalag. Pero si Sanford, buying some time. Dahil nga doon sa presensya niya, mukhang madedelay na nga yung RSG Philippines. Echo secures the Lord. That is the first Lord of the game going to the hands of Echo. Kailangan ng tumakas ni Sanford at hindi magiging sapat ang damage ni Eman. Malinis na pag-take ng objectives ang laruan ng Echo in this game. Bukod sa pagpo-push with the Renner, nakapag-secure din sila ng first Lord of the game with the zoning coming in from Sanford. Taking the spotlight once again is the kid from Echo at nandito na naman siya. Pinapakita na kaya niyang makipagsabayan sa defending champions, diverting their attention away from the major objective na dapat sana ay makokontest pa nila as soon as possible. Pero yung Lord ngayon umaapak na. Just take a look at the itemizations. That's Oracle and Dominance Eyes together with the Enchanted Talisman na may ibibigay ngayon para kay Sanford. And then on there, regen talaga yung nagiging storya ng laban na to. Kaya very confident ang explainer ng Echo na mag-intro at mag-enter lamang. 6,000 laman ng Echo. It's just a 2-3 kill score game. Mababa ang kills in this game number 4. Again, isang panalo na lang po ang kailangan ng Echo para matalo ang RSG Philippines sa serye na to. At may Lord sila sa baba. Pero sa gitna, kinailangan mag-ulti ni Sanji. Wala pang bunggu-bunggu jutsu. Pwede tong ma-clear ng RSG Philippines at mukhang successful ang depensa ng mga Raiders. Ganda nung ginagawa ng Echo doon sa pag-juggle ng mga minions na paparating. Pero yung RSG Philippines din naman, hindi bumibitaw. Ang ganda rin nung ginawa nilang sagot as their defense. Mm-hmm. Good defense coming in from the side of the Raiders. But how will they be, or gano'n nila katagal i-keep up yung pressure na naibibigay sa kanila ng Echo? Dahil ngayon ay nakuha na rin ng Echo yung purple objective na dapat sana ay mapupunta kay Demon Kite and the rest of the members of RSG. Nandun na rin yung damage na maibibigay mo kay Nat. Fortunately for him, naka-build up siya ng defensive item na makakatulong siya kanya later on. But he, or Nats rather, will also be the one na posibleng magsimula ng laban given that demonic force, gaya na nga nang nasabi mo kanina, is a hit or miss strategy para sa Raiders. Unti-unti nang sinasakal ng Orca ang RSG Philippines na nakaw ang dalawang buff in this rotation at kinokontrol na talaga ng mga Orca ang mapa. Unti-unti na nilang kinakain lahat ng resources inside the entire Land of Dawn. 40 seconds from now, lalabas na ang Luminous Lord. Kailangan makuha to ng RSG Philippines kung gusto nilang i-equalize at mahirap to ibigay dahil 8K na ang gold lead ng Echo. One big team fight can end this for them. Kayang-kaya talagang rektahin ng Echo as long as enough yung makuha nilang members from the Raiders. Pero nakikita rin naman natin na sobrang patient ng RSG Philippines. Yep. Kaya nilang sumabay nga doon sa team fight as long as sumakto nga yung Time's Journey doon sa Fatal Links. I feel like yung mga kailangan mag-boost check sa may bandang unahan, lagi dapat samahan ni Light eh. Yep. And at this point, confident sila na ibigay yung Lord sa iba sa mga members ng Echo just because they have the wave clear potential. Meron sila ng Bruno, meron sila ng Feathered Airstrike na nanggagaling kay Farsa. So at some point, if they have enough damage para mapatumba yung Lord, posible silang makatagal sa laban na to. But given the gap na meron tayo ngayon in terms of the gold, nandun eh, 8,000 or halos 9,000 ka ang kailangan habulin ngayon ng RSG and it looks like Echo will be the ones to secure the Lord uncontested. Uncontested Lord take for Echo at papatak na ng halos 10,000 ang kalamangan ng mga Orca. Isang panalo na lang talaga, isang malaking push, isang team fight na makukuha. Echo, palapit na ng palapit ang kanilang upper bracket run. This is the first time na makikita natin ang Echo lagpas ng play-ins at ang ganda ng pinapakita nila ngayon. Ito na nga ang inaantay nila. Pagsabay-sabayin lang yung waves. They have the Luminous Lord at kumpleto rin yung arsenal nila na pwedeng bitawan. Walang on cooldown, yung retry lang talaga ni Carl Easy. So pwedeng gawin ni Yawi yung madalas niyang pinaplanong conceal, flicker, fatal links. Kailangan maging maingat ng RSG Philippines. Most especially with the itemizations na meron ngayon. Si Benny Cutie fighting from a distance. Blade of Despair, Malefic Roar, Wind of Nature para makaligtas. At nandun na naman. Black Shoes, although nagamit ka agad. Na-burn na dito yung Feathered Airstrike. Wala na rin yung Black Shoes.
So ito yung trading nila. Even yung ultimates, nagkakaroon lang ng palitan. Umampas na yung Lord. Sama-sama sila ditong papasok. Pero mukhang nakaabang lang din naman si Benny Cutie. Pwede siyang bumitaw dito ng kanyang mga skills. Pero si Sanford ang magsosoak up ng damage. Yawi with a conceal play. Andito na ngayon pag-aabang niya. Mukhang inaantay niya lang na magdikit-dikit si yung mga kalaban. Pero si Benny Cutie ang aabutan ni Nats. Kaso nga lang po, protectan siya ni Carl Tizzy. And he defended their strike. Sanford is low. Carl Tizzy and Sanji as well. Pero andyan yung bola. Bola, Eman with a kill. Crucial kill coming in from Eman. Another successful defense for RSG Philippines. Nadepensa nila ng isa lang ang bumagsak na inhibitor turret. And ito ah, grabe yun. Kasi 10,000 yung lamang ng Echo. Nakapagdepensa pa rin sila. Nakapagdepensa pa rin sila just because of the crits na naibigay doon ni Eman at this point. Unti-unti nilang naalagaan from the early portions of the game. When you take a look at it, yes, 3v3 yung kills na meron tayo ngayon in terms of the kill count, pero naalagaan ng mabuti yung ng RSG itong si Eman, kaya naman ngayon siya ang nag-dish out ng enough significant advantage given na meron siyang endless battle to at least boost that basic attack na posibleng manggaling for the rest of the members of RSG. Meanwhile, for Echo, it's still gonna be the same thing. Lamang pa rin sila ng halos 10,000 15 minutes into the game, which is why it's crucial for them to be able to finish this game bago pa makahabol ng Raiders. Si Sanji talaga ang punterya ng RSG Philippines. Mapa-feathered airstrike, mapa-focus fire. Si Eman, hinahanap si Sanji. Isa sa mga pinakamalambot na pwede talaga nilang patayin pag na-bait out na yung Black Shoes. Ang laking lugi na para sa Echo. Hindi mo masyado nalandaman yung 9K golden, pero si Nats dumudugo na. Sabi ni Sanji kanina, baka yung ayun tuloy, nakabalik pa. Black Shoes lang ang kanyang gagamitin para makatakas sa sitwasyong iyon. Pero 10 seconds na natitira bago mag-spawn ang next Lord. Mukhang malabong makalapit ang RSG Philippines dahil nga doon sa danger na pwedeng ibigay ni Yawi with the Fatal Links. Pero mukhang willing silang i-take yung risk at nagsasama-sama sila dahil nga naman may times journey. Tara, pasukin natin, silipin natin yung Lord. Ito na nga, Lord, hihilain ni Echo. Echo already starting it with a 3/4 HP. Medyo mabilis to with a Carl Tizzy Demon Slayer emblem. Kahit 0-1-0 to, napakasakit niya against the Lord. Nats, naghahanap na ng angulo si Demon kahit pwede mag-double dash to. Ito na ang pinaka-crucial na Lord. Sino nga bang makakapag-secure? Bennett straight na, gamit na. Pero yung Lord dito ang pagkagawa ng dalawang junglers. Pero papasok pa rin naman si Eman dito with a critical hit. Pero makakakuha ng Lord ay walang iba kundi si Carl Tizzy. Pero hindi bibitaw ang RC Philippines. Kukuha ng kill dito si Demon Kite. Ito ang bawi nila. Kill palet sa Lord. Double kill na dito si Demon Kite. Ngayon ay napapasmile na talaga siya. Pero si Benny Cutie tahimik lang. Nag-aabang kung sino ang pwede niyang tirayan at mukhang hindi na nga sila papalag. RSG Philippines with the kills. Pero yung Lord mapupunta sa Echo. Ang tanong, aabot nga ba itong two members ng Echo para sabayan yung Lord? Less than 20 seconds ang ating inaasahan para makabalik sa laban si Yawi and Carl Tizzy. But that was good initiation coming in from RSG Philippines. Great retribution na nanggaling kay Carl Tizzy. Kaya nasa kanila pa rin yung momentum for the side of Echo, which is why the rest of the members of RSG dumedepensa pa rin. Pero yung positioning talaga, si Nats na mag-uumpisa ng laban, tulong ng Mystery Shop as his emblem, nagkaroon siya ngayon ng itemizations, brave enough to deal enough damage, and now, depensa ang kailangan ng Raiders. Kayang dumepensa ng RSG Philippines in this 4v5 scenario. Kailangan lang agad nilang i-burst down yung Lord, pero makakahabol na si Demon, si Carl Tizzy. Palapit na ng palapit, at si Yawi, Uy, setup! Walang natamaan! Walang nahuli yung Fatal Links at mukhang yung Lord madedepensahan lang din kagad ng Raiders. Pero si Sanji bumalik sa loob! Walang antakas! Killing spree na dito si Demon Kite at mukhang wala silang planong umatras at mukhang papalagan nila na pasobra nga lang si Nats. So this is the perfect moment for Echo to go in for the clapback. Pero bumabanda-banda yung mga bola, nakakaramdam yung mga orka. Ngayon, kailangan na naman mag-reset ang dalawa. 4v4 ang scenario ngayon. 8.8k pa rin ang lamang ng Echo. Pwede nilang subukang tapusin to. It's a 4v4, walang ulti. Yung Diggy, napaka-importante nito para sa mga orka. Yawi, Yawi. Maghahanap si Aqua, makikita niya! Pwede niya mahuli yung isa at mukhang wala siyang plano na talagang kunin mo na Fatal Links. Pero ngayon, nag-clear lang sila ng minions. Hindi rin enough dahil sobrang dami pa nang pwedeng ibataw ng RSG Philippines. Eman! Eman! With those hits! Basic attack lang! Dalawa ang tutumba sa side ng Echo! Scaling is real! Para dito kay Eman, yung 10k gold lead, naging 7k na at palapit na tayo ng palapit dun sa face na 65-65 na hindi na nagmamata ng early to the mid game. 40 seconds from now, lalabas na ang Evolved Lord at si Eman kailangan.
kailangan mo nang respetuhin. The man of the minute. Lock in that Demon Hunter Sword. Pati yung Malefic Roar kanina nung item check tayo, dalawang items pa lang yung meron siya. Pero dahil sa fact na nagkakaroon na sila ng mga silver lining moments, ngayon confident na silang umatake. Kung sila na nga ang magpo-push, sila na yung mas confident dito na pumasok dahil doon sa damage na meron si Eman. Ito yung proof, ito yung go signal na tara, kaya na natin sila pagdating sa damage. And damage ang usapan pag nakita mo si Eman. Kung si Benny Cute ay nag-Bruno kanina, parang parehas lang yung skill level na napapakita nila ngayon. Still a perfect KDA para dito kay Eman. 403. This is going to be the Evolved Lord Carl Tizzy in the vicinity. Nandito rin naman si Demon Kite at nag-aagawan sila sa pwesto. Pero wait lang. Is this it? The Echo, the legendary play. Nagkakaroon ng heist. Ano ba? Lord o base? Nag-aabangan na naman sila pero ngayon mas madami ang nakapwesto dito sa may badang Lord. Kaya naman mayroong agawan. Base o Lord? Base o Lord? Pero mega kill na dito si Demon Kite. Makukuha niya pa yung Lord. Pero sama-sama dito, dalawa sila magpupush. At dito naman yung Echo. Going in for the heist. Going for the base lock. Echo loud. And Echo proud. Nasty play coming in from Echo, coming in with the back door. Woo! We did it once.